isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay malayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan at lalong higit malayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at bago po tayo pupunta sa breaking news, ito po ay talagang breaking news po ito. At hindi ko alam kung nakakadire at nakakapangilabot ba or sanay na yung mga tao, kasi alam naman na ang ugali nitong breaking news na ito ay talagang namang kahit na saan na lang nagpapatsyorba. Ayan. So, bago po tayo pupunta dyan, ay gusto ko lamang pong manawagan dito sa mga membro ng mga QOGC or mga official ng mga QOGC. Alam ko po kasi marami po ang nanonood sa akin na mga membro ng QOGC. Base po yan dyan sa mga comment, mga nagko-comment po sa mga video yung ina-upload ko. Ayan po. Kaya po nananawagan lang po ako dahil mayroon po akong nabalitaan na nasa peligro daw ang buhay ni Pastor Kibuloy matapos ma-dismiss yung kanyang mga kaso sa Amerika. Ayan po. At dito po ay bagay matagal na pong pinag-uusapan niya, matagal na pong lumabas yung balitang yan, pero mayroon na naman pong balita na di umano ay pinagpaplanuhang lasunin. Ayan. So kaya po nanawagan ako ito sa mga QOGC or official ng QOGC na sana po ay mabantayan nyo si Pastor Kibuloy, dahil po hindi po natin alam, dahil itong nga pong mga gobyerno ngayon ay wala ka na mapipili na matino dito. Maging dyan sa mga senador na yan, kagaya ito si Contiveros na ito, wala na pong matino. So, yun po ang panawagan ko sa lahat po ng QOGC member or official lang QOGC. Ayan. So, ito na po. At pupuntahan na ba natin itong breaking news? Sige, mamaya na po. Kasi nga, hindi po ako magtatagal dahil pagod na pagod po ako. At yun pong nagsasabi na scammer ako. Uulitin ko lang po. Kung sana ay mayroon akong hinihingi ni isa sa inyo, hiningan ko ng kahit sintabos, doon po niyo masasabing scammer ako. Okay? So, doon po pala sa pagsasabi ko ng 175 years old ko na, ay scammer daw pala yon. But anyway, sabi ko nga po, ay nasa sa inyo lang po yan. Pero yung pagbintangan niyo ako ng scammer, napakabobo po ninyo para pagbintangan akong scammer. Dahil unang-una, wala po, kahit po bye-bye nyo lahat yung mga videos ko magmula sa umpisa, wala po akong hiningan or nagpasaring ako sa inyo ng kahit na anong pira na pinag-uusapan. Ayan. So, sana nga lang ay pag dumating yung panahon ay hindi ka pupunta dito sa scammer na ito na nakaharap mo. Okay, ganun lang po yun. At ito nga, talagang matindi na yung talagang painit na ng painit itong nangyayari dyan sa West Philippine Sea dito sa mga Chinese na ito. Painit na po ng painit. So ano pong ibig sabihin yan? Aba ay, ano bang ibig sabihin nung halimbawa nagkakahamunan na? Di ba? Ano pong mangyayari doon? Ano bang posibleng mangyayari doon? Kayo na po magsalita, kasi baka mamaya sabihin nyo na naman scammer ako. Okay. But anyway, sabi ko nga po, itong video pong ito ay para lamang po sa mga subscriber ko. At if ever man po na hindi pa natin matapos yung aking paglalagyan sa inyo, at nandyan na, wala na po tayong oras, dito naman po kahit ilang libo kayo rito sa akin, dito sa Mindoro, ay kasya naman po tayo rito. At para lang maisalba natin yung ating mga subscriber. Ayan po. At ganun pa rin po ang ino-offer ko sa inyo. Lahat po kayo ay kukup-kupin ko kung sakasakalit nandyan na po yung
gira na yan. At kasi pag nagkagira po, kasabay po yan dilubyo. Alam niyo po ba kung anong dilubyo? Yan po yan yung virus na pakakawala ng China. Kaya po ganun na lang kabalasubas tong China na ito. Kasi alam po nila, alam nila yung kakayanan nila na pwede silang magsaboy ng virus. Dahil sa, sinabi ko naman po yan, yan yung mga pinakamagagaling gumawa ng mga virus at saka lason yung Chinese na yan. At ayan nga po, at nagkakainitan na. At hindi na po ako magsasalita dyan tungkol dyan sa init at initan na yan. Napapanood din po yan, dyan po yan sa Channel 7 na balita kahapon lang. At kasi nga pagka nagsalita ako rito, scammer na pala ako. Magturo po kayo kung meron pong dyan sa video ko, kahit na sintabos na nagpasaring ako sa inyong mga viewers ko, pag meron po kayong naipakita sa akin na video ko, magmula sa umpisa hanggang ngayon na nagpasaring ako, ako po ang magbibigay ng 5 million on the spot sa inyo. Ganun lamang po yun. So papaano mo ngayon na sabing scammer ako? At tingnan mo rin po yung pinamimigay ko dyan na bagamat kakaunti pa lang yan, at ang maraming nga sinasabi ko yung dating Facebook live ko dati na kung saan ay nakakapagbigay tayo ng nakakapagparapol tayo ng milyones. So yun po. At doon po sa inyong pagpapasubscribe, muli po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng oras, sa lahat ng ginagawa ninyo para mapunan po ninyo yung pagpapasubscribe at para ma-reach natin yung 100k subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Ramdam ko po ilan po sa inyo ay talagang nagpuporsige, at yun po ay nasa isip ko na po yan. Nandito na po yan at nakalista na po yan. Ramdam ko po yun. At yun po. At titingnan na lang po natin. At basta once na na-reach natin yung 100k subscriber, ibibigay na po natin yung unang raffle na 500,000. Ayan po. Para masabi na naman itong mga gonggong na scammer ako. Ganun lang po yun. So, uulitin ko lang po, kung mayroon kayo, bye-bye nyo na po, isa-isahin nyo na po yung video ko magmula sa umpisa. Kung mayroon po kayong makita na video ko na nagpasaring ako ng ganito-ganon, magbibigay po ako ng 5 million kung sino po ang makakapagbigay ng video na either tumanggap ako or nagpasaring ako. Yan po. Dahil ang pagkakaalam ko po, mayroon pong yung pong nagpapakulay-kulay, yung pong nagbibigay ng super chat. Dalawang bisis ko po yan ginawa ng video na sinasabi ko po rito, huwag na huwag nyo pong gagawin yan na magpapadala kayo sa akin ng mga ganyang super chat na yan. Kasi nga po, mas gustuhin ko na naipunin nyo na lang yung mga binibigay ninyo na yan at ibigay niyo po yun sa pamilya ninyo. Yan po ang pagkakalab ko. Pero wala po akong natatandaan na nagsapasaring ako na magbigay kayo ng pira sa akin. Ganun lang po yun. Ako po rito ang umaawat na. Inaawat ko na po yung mga pagka nagla-live ay nagpapadala ng yung gumayasan, basta sinasabing pangkapi daw, ganun. Pero dalawang beses po yun, noon pa po yun, sinawata ko na po yun, in-stack ko po yun, huwag niyo pong gagawin sa akin yan. Para ano pa, madalas niyo naririnig sa akin, hindi ko na po kailangan ng pira. Ayan din po yung sinasabi raw na, bakit pa raw ako nagbablog kung hindi ko kailangan ng pira. Isa pa rin po yan. Kung may pamusta kayo, pag may pangpusta ka, ipapakita ko yung bankbook nitong YouTube channel ko na ito. Magmula nung nagkaroon ako ng revenue, magmula nung sumahod itong YouTube channel natin,
pumapasok lang po ng pumapasok yan doon sa bangko na pinopen ko. Pero wala po kayong makikitang withdraw. So anong ibig sabihin nun? Talagang hindi ko kailangan ng pera. O di sana kung kailangan ko ang pera, meron sanang withdraw. Ay wala kang makikitang withdraw. Yan po ang challenge ko doon sa mga nagsasabing ganyan. Magipapakita ko po ang bankbook ko na magmula umpisa na nasumahod itong YouTube channel ko ay wala po ni kahit na 5 na na-withdraw. Yan po yan. So, scammer pa rin. Na hindi ko nga pinapakialaman ito dahil ang sinasabi ko po rito, ito pong lahat ng kikitain ng YouTube channel Berana Live Studio TV ay para po dito sa aking mga subscriber. Ngayon, kung gusto mo rin mapasali rito, na isa ka rin sa magmamay-ari nitong revenue ng Berana Live Studio TV, mag-subscribe ka. Hindi yung magpapadala ka lang ng mga pangalan ng kung ano-ano. Gumawa ka ng effort mo para makasali ka. Hindi yung bibirada ka na hindi mo alam yung hindi mo alam yung nangyayari. Gusto mo mag-unsubscribe ka sa akin? Okay, ayaw mo palang masabihan tanga? Ay bakit nga ganun? Alam nga naman ang sasabihin ko sa iyo, oo, kasali ka. Na hindi ka naman na nagpa-subscribe, hindi ka naman mag-subscribe. Alam nga naman, ano sasabihin nito man nag-subscribe? Di unfair ako, hindi patas ako. Kaya hindi ako nagsisisi na sabihin kitang tanga. Talagang tanga ka. Gusto mo mag-unsubscribe ka, hindi ko kailangan dito yung mga taong mga kwan, ha? Mga wise. Ang gusto lang makiparte ka dito sa mga subscriber ko. No way, hindi ka makakalusot. Yan, tandaan mo. Dalawang linggo na araw-araw yan sunod-sunod si pinapaliwanag ko kung paano sumali hanggang ngayon. Kaya nga yung sinasabi ko rito na ayaw mong manood, ayaw mong pakinggan para hindi ka naliligaw, hindi ka nagiging tanga. Kasi tanga ka, kasi nga unang-una bibirada ka nang hindi mo alam yung pinapasok mo. Di ba? Kaya ako ngayon, ayoko na magpaliwanag. Gusto nyo sumali, balikan nyo yung mga videos ko dyan. Kung ang iniisip nyo is camera ko, ay di, huwag kayo sumali. Pakialam ko ba sa inyo? Diba? Wala akong pakialam. Ang pinakikialaman ko lang yung totoong subscriber ko, yung totoong naniniwala sa akin, yun lang pakialaman ko. At sana nga lang, hindi tumindi itong iringan sa West Philippines dahil kung tumindi yan at nagkagira at nagpakawala ng virus ito, lalangoy-langoy ka dyan ng kwan. Baka ikaw ang unang dadapa dyan sa virus. O, ganun lang yun. Yan ang sinasabi ko, itong mga tao talaga, kwan Kung wala, kung kwan lang sana, alam niyo sa totoo lang yung mga matatalinong tao, instead na magsalita ng mga ganyan, mag-o-observe yan. Saka magsasalita yan kung konfirmado na nila yung tao. Ganon yung mga matatalino. Hindi basta-basta nagbibitaw ng salita. Dahil matalino nga di ba? Mag-o-observe yan. Hindi kagaya itong mga bugok na ito, mga tanga na ito, basta nalang bibirada, mga tanga. Anyway, muli po ang aking pasasalamat doon po sa mga nag-effort or nagbigay ng time para magpa-subscribe. Maraming maraming salamat po. Kung kahapon po ay kakaunti, kumunti yung pinasubscribe natin, ngayon po bumawi, dumami na naman po. So, ang sinasabi ko lang po rito, wala po sa pilitan ito. Inilatag ko lang po yung gusto kong ilatag, yung gusto kong gawin. Nasa sa inyo lang po yan. Kung gusto nyo sumali, nasa sa inyo po yan. Wala po tayong pinipili rito. Basta as long na pumarihas kayo, hindi ko po pwedeng tanggapin yung isisingit nyo yung mga pangalan ng kung sino-sinong pangalan dyan na wala namang naiambag. Maliwanag po ba tayo yan?
Kaya anong sasabihin nitong kwan? Binatikos ako nitong mga, kagaya nito nga, sinabli si Billionis nito. Marami-rami ng mga napasubscriban. Si Mary Angelor na yan, napakarami. Sobrang dami na po napasubscribe yan. Ay, tapos masisingit-singit ka rito na isisingit kita. Anong sasabihin nila pagkas pinasingit kita rito? O di sabihin hindi ako patas. At saka unang-una, maghirap ka. Bago mo makamta ng swerte, maghirap ka. Ganun lang yon. Hindi babagsak sa iyo ang pira sa ulo mo. Bagkus ang babagsak sa ulo mo, bato na galing sa langit. Baka galing sa bulkan ang babagsak na bato, hindi galing sa langit. Tanda mo yan. Okay. Basta po, maraming salamat. At kaunting-kaunting na lang po. Kaunting-kaunting na lang. Yung ating hinahabol para makumplito natin 100,000 subscribers. Kaunting-kaunting na lang po talaga. At makikita nyo naman yan. Anyway, ito na po yung breaking news. Sabi ko nga po ay ito. Tamba. Ako, paano ko ba isa? Paano ko ba isabit to? Anyway. Hawakan ko na siguro. At ito po, na-discovery, pareho nagka-discoveryhan itong si Bangag at Butod, mayroong silang mga kabit-kabit. Okay? Base dito sa balitang ito, ha? At na-discovery ni Butod na may kabit itong si Bangag. At na-discovery rin ni Bangag na mayroon ding kabit yung si Butod. Kaya, ang nangyari, ha, ayon, inatake sa puso itong si Butod, dinala sa ospital. Ngayon, actually, hindi na ako magsasalita niyan. Ito na lang ang panoorin nyo. Baka sabihin yung fake news na naman ako. Ayoko pong ganun. Yan ha. Ito si Unang Ginoong Shuttle Smarts matapos manong atakihin sa puso. Ayon sa ulat, ang insidente ay nangyari matapos malaman ni Pangulong Putin Binyot ang balita ukol sa muling pagkakaroon ng ibang relasyon ng kanyang asawa. Agad siyang isinangkay sa ambulansya at dinala sa pinakamalapit na ospital. Naganap ang naturang insidente sa Malacanang kung saan bigla na lamang sumama ang pakiramdam ng Unang Ginoong. Agad itong humingi ng tulong at dinala sa emergency room upang mabigyan ng agarang atensyon ng medikal. Ang Pangulo na labis na naantig sa mga nangyari ay mabilis na subugod sa ospital upang tiyakin ang kalagayan ng kanyang asawa. Ayon sa mga ulat, hindi na itago ni Pangulong Buting ang kanyang galit nang malaman ang umunay pagkakaroon ng kabit ni Liza. Lumabas na isa itong napakalaking pagsubok para sa pamilya ng Pangulo na kilala sa kanyang pagtutok sa imahe ng kanyang pamilya. Subalit sa kabila ng emosyon, pinili ni Pangulong Buting na manatiling malapit sa kanyang asawa sa panahon ng krisis na ito. Sa ngayon, patuloy ang susuri sa kalagayan ni Lizatan Asmax. Ang kanyang mga doktor ay nananatiling tahimik upang sa detalye ng kanyang kondisyon, ngunit sinabi nilang ginagawa nila ang lahat upang masigurong mabilis na paggaling ng Unang Ginoong. Patuloy din ang pagdating ng mga taga-suporta ng Pangulo sa ospital upang ipagdasal ang mabilisan na paggaling ng kanyang asawa. Ang pamilya Marcos ay humarap na sa isa na namang pagsubok at patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kalagayan ni Liza Asmax at ng mga sumusunod na hakbang ng Pangulo. Sa ngayon, wala pang opisyal na payag mula sa palasyo upon sa sitwasyon, ngunit inaasang maglalabas sila ng ulat kapag may malinaw ng resulta mula sa mga doktor. At yan nga ang balitang at... Ayan po, narinig nyo. So, ang parehas lang sila pala. May lalaki yung isa, may babae yung isa. See? So, ngayon, ganun nangyari, inatake. So yan ang breaking news natin. Kasi nga, unang-una, wala na kasi silang magawa sa pira eh. Hindi na nila maintindihan kung saan nila dadalhin yung pira. Kaya, magbababa yung isa, nagamit ang pira ng bayan, at manlalaki rin yung asawa niya.
gamit din ang pera ng bayan. Hindi naman kanya, hindi naman bago yan na kaya nga may anak sa iba yan eh. Dahil magpatsorba sa puno ng mangga yan eh. Kaya may anak sa iba yan. Hindi na bago yan. Oh, kaya nga lang, ang kondito, yung pira ng bayan ang ginagamit dito sa mga kalibugan itong mga animal na ito. Na napakarami nating mga kababayan ang walang makain. Ayan, larga lang sila ng larga sa paggastos ng pera ng bayan. Na itong parami na ng parami ang nagugutuman nating mga kababayan. So, ganun po eh. Sana nga lang matuluyan na. Nang wala nang kawatan at mga demonyo rito. Sana lang lahat na nga lang eh. Kaya ang sinasabi ko lagi rito, ang dasal ko rito sa mga politikong ito, mamatay na kayong lahat. Ayun po, bago pa mag-init ang ulo ko, ay ulit-ulit lang po. Maraming salamat po doon sa mga taong nagsisikap na magpa-subscribe. Kaya sinasabi ko naman po rito, hinding-hindi masasayang yung inyong effort na yan. Nakikita ko na po at nakalista na po yan dito sa akin. So hindi ko po alam, basta ang sa akin lang, kung ano yung sinabi kong raffle natin, yun po yun. So, baka po may ugali po ako na kapag ka natutuwa ako, basta na lang ako namimigay. Ngayon, scam na naman to. Mayroon akong pwedeng i-proof dyan na ipapakita sa inyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit na aking mga subscriber, may mga problema sa buhay. Sana po ay tanggalin na ng ating Panginoon ang mga nagpapahirap sa inyong yan. At yan po ang inaasahan ko na sana po ngayon na i-grant na ng ating Panginoon ang pakiusap kong ito, tanggalin na lahat ang mga sakit ng aking mga subscriber. Maraming salamat po at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.